At ano, yan lang siya ng ano, ng ugat sa baywang, ang pagbuhat. Pamali ng buwan, sir. Kailan pa nadali, tol? Yung ano, buwan pa yun. Kasi yung lakad niya, kakaiba na eh. Ilan la... Ilang... Limang buwan na yata yan. Limang buwan na. Ilan taong ka ba na? Ilan taong ka na? 20. Limang buwan na siyang ganyan. Napansin niyo yung lakad niya? Ngayon, yung ibarap na niya maganda. Ganun, no? Kasi namamanhit na daw yun. Namamanhit? May short gaga? Wala ka po, sir. So yung ano, dali ah. Hindi pa kayo nagpa-check up? Hindi pa. Sa loob na limang buwan, hindi pa siya nagpa-check up? Ah, grabe. Matibay ka to eh. Hoy, pengen mo na lang, no? Sa mga ganito kasi, iba na yung lakad din ni sir eh. Wala kayong pinagkaiba, no? Diyan ka lang muna. Mamaya mararamdaman mo yung ginawa na. Mayroon siyang pain pa kasi pagkasira ng disc. Pero yung lakad mo, maobserbahan mo naman yan. Kaya mong yumuko? Hindi. Kaya nga po, sir. Hindi nga, ano yung, anong posisyon ng masakit? O lahat? Pag ganun, sir. Sakit yan? Sige. Higa kang patagilid. Nasasaktan ka sa ganyan? Pag-iangat siya. Oo, huwag na. Pakabila muna. Ayan, nasasaktan ka sa ganyan. Mas masakit yan. Balik ka ulit. Sorry. Kailangan nyo mas maalwan bago nyo i-adjust. Hanapin nyo yung mas maalwan na pakiramdam ng tao. Relax na nga, huwag lalabanan na. Ayan, sige, nabutan mo lang. Kapilang side. Ayan. Ito yung mas masakit eh, pero ganun talaga. Nabutan mo lang. Saba. Kapilang side, balik natin. Tiyunti na yan. Makakipover ka niya. Okay. Yaya ka? Yaya. Yan. Unti-unti lang sisingaw yan. Ngayon, ang mararamdaman mo, Toy, may maiiwan na pain. Pero, hindi na yung kagaya kanina na ano. Alam mo sa sarili mo na, bah, may pain pa siya pero, mas ano na. Tapos, paglipas ng mga 4 to 5 days, kasi limang buwan ka ng ano eh, napapansin mo na yung lakad mo. Sakit, sir. Sakit. Ayan. Sa loob ng 4 to 5 days pataas, kahit 3 to 4 days lang mo na, 3, yung lakad mo, pag ano na, pabalik ng pabalik. Okay? Ganyan ka lang muna. Traction na. Hindi ka namamanhid? Nawala na. Nawala na eh, sabi mo siya. Unti-unti lang sisingaw yan. Nawala na, di ba? Hmm. Madali lang yan. Basta sa understanding lang. Tanong ako. Kaya-kaya natin birahin yan. Basta ipaliwanag nyo lang kung ano nangyari. Kasi magbabago lang naman din yung mga method natin sa kwento nyo kung ano. Nangyari, baka naraglagay sa hagdan. Na-fracture yung balakan nyo. Hindi ko kayo ilain. O hini. Fixi. Pero kung nagbuhat-buhat lang kayo, tiyari kayo sa akin. Tanggal lahat dyan. Diyan ka lang muna. Diyan mo lang muna sumingaw. Diyan ka lang. Naramdaman mo kagad yung paginawa, no? Sumingaw yung pagkaipit. Alam mo naman kasi, yung ganyang posisyon, ay pag nagkaroon kayo ng ganyan, hindi mo maitukot ng ano yan, yung pang i-estrate mo yung katawan mo. Kikirot. Kikirot. Grabe yung pagkaipit niya, no, sir? Kailangan talaga yan, oo, may ipit yun. Kailangan may usog ko yung vertebrae nyo. Yung facet joint dyan, may tinatawag tayong facet joint dyan. Yun yung mga umuusog. Yun din yung mga tumutunog. Minsan sobrang dami. Yan, mga facet joint ang tawag na nang nagtutunogan. Wala kayong dapat ikatakot doon. Basta marunong yung nag-adjust. Hindi kasi yan sobrang pipilit-pilitin hanggat hindi tumutunog. Pag ganun ang nag-ano sa inyo, takot pa kayo. Malulumpo kayo. Pero pag marunong, dalawang tulak lang.
kaya nang estimatein kung ano. Iwala kayo. Hindi naman kailangan paramihan ng tunog. Basta yung pagtatantya, okay po. Tsaka lang, ha? Pera mo kayo. Tapos may ituturo ko sa iyo, ha, ng mga diskarte. Napakabata mo pa, maraming bagay pang pagtatrabahuhan mo. Napakabata pa, 20 anyos. Matanda ko sa iyo, halos 20. Halos 20 years. 19 years ang tanda ko sa iyo. Marami ka mang magdadaan ng trabaho. Kaya, ano ka, mga ire, kailangan kondisyon yung katawan mo kasi dami pa tayong ano, malay mo sa susunod. Ikaw naman ang boss. Sumikap lang. Kung may mga skill kayo, doon yung ipurso nyo. Kumbaga, may mga skill kayo, marunong kayo mag-drawing, marunong kayo mag-upit, marunong kayo mag-ano, magtapo. Pakapokusan nyo yung maganda yung sarili nyo, yung boss nyo. Kung meron kayo mga skill, ha, magaling kayong kumanta, huwag kayo mag-construction kung magaling kayong kumanta, ipurso nyo. Kumbaga, sumali kayo ng sumali sa mga ano. Kung magagaling kayo mag-tapo, yan yung mga ano. Magaling kayo mag-color ng buhok. Lalaki ng kita niya mga. Nakita niyo yung riband? 99999, isang tao pa lang yun. Kung makapag-riband ka ng sabay-sabay, 10,000, 10,000, isang araw mo. Kung sabihin natin sa ano, 50-50-50 kayo, ang may-ari ng salon, 5,000 isang araw mo, di ba? Paking bagay. Apat lang ano, dahil may 2,000 ka. Hindi ka po pagod, saglit lang yun. Kung magkasabay. Ngayon, sir, ang exercise mo, tayo ha, ganito lang, pagising mo sa umaga, 1, 2, kama, 1, 2, upo. Ganun lang, kasimple. Napakabata mo, marami ka pang bubuhatin. Once na sumakit yung balakang mo, nyari, binuhat ka. Hindi natin maiwasan eh, kasi nangyayari talaga eh. Parang may nagbago, parang minsan pag umuubo ka na, kinabukasan parang may gumagano. Ganunin mo lang, pinitin mo. Talaga sobrang sakit, sumandal ka sa pader. Yan. Once na lumagotok yan, magugulat ka. Bah. Parang ganun lang din ginawa ko sa'yo. Pero syempre, mas malalim yung kaalaman ko dyan. Kita mo yung pakiramdam mo. Tayo ako mabilis. O, lakad ka. Oh. Ano? Wala na yun. Wala na? Ayun na, itanggal na yung pagkaipit. Ngayon, idol ha, sabi ko sa'yo, itinuro ko sa'yo, gawin lang. Tapos, kahit hindi kayo marunong magbasa, ganun-ganunin mo lang mo. Ganun-ganunin mo lang yung balaka mo sa mga muscle kasi magkikait ng muscles mo sa yan. Once may impingement, automatic, magre-retaliate yun, papalabas ng muscle. Yung mga muscle lang natin kasi, titigasan natin yan kasi ayaw natin ma... Pag ginanoon tayo, masakit eh. Yung mga muscle natin, titigasan natin. Yan nga yung lakad mo kanina, kasi may namamali dito pag ginanoon mo. Palagi kang minimintin mo nakaangat. Pero ngayon, tanggal na yan. Okay? Huwag ka na maligo na eh, ha? Sige. Reviewin mo yung video natin para makita mo yung mapakinggan mo yung explanation ko at tinuro ko sa'yo. Ha? Sige. Makasakpan niyo yung matigan mo.